Honor. So, nandito ngayon kasama natin si Attorney Glenn Chong. Actually, palang gabi, don't need na lang, ipatong na lang natin dito. Sure, okay. Okay, patong na lang natin. Baka mahulog dyan si kape. Ay, ganun mo lang yan. Eh, hawakan mo na lang palaga yan. Ayan. So, dito sa likod ako. Papahuli natin si Smugs. Ambulansya. Okay, after that. So, Attorney Glenn, at last, nagkita na rin tayo dito sa, usap ng konti palang ganito. Ayan. Sa Los Angeles, California. Okay? Okay na kayo? Okay, ganyan. Yeah, alright, yeah, that's good. Yeah. Backup ng konti palaga. Sorry, ang aming stand is ano eh. Human stand. Ako na lang mag-adjust. Pero yeah. I think it's better kung it's dito better. Natin ilagay. So? Oo. Para okay, hindi mahirapan okay. Si palaga. Oo. Ayan, oh. That's what's better. Okay. Yan. Okay. O, kunin muna natin to. Kasi gawin no, natin tong pangalan. Here para medyo matangkad kaya. Oo. Yan, ganyan, yan. Ganyan. Okay. Yan. Ayan pala, nakikita. Ayan naman pala. Ayan. Okay. Yeah, that's better. Okay, so, okay na? Okay. So, Attorney Glenn, welcome to Los Angeles! Yes, nakita ko yung mga dramatization mo sa Houston, Texas. Sabi ko, bitahan ko nga to sa LA. Bakit di pumupunta-punta itong kaibigan ko dito? But anyway, so andito ka na ngayon. Welcome to LA. Thank you. Ayan. Thank you, ma'am. And bago tayo magsimula, ibigay ko muna itong aking... Ibigay ko muna ito sa'yo, yung aking pasalubong sa'yo from Houston. Actually, I saw this in a shop. And ito yun. Parang swak na swak sa kanya. Actually, Attorney Glenn, nakita ko na yan sa Facebook post mo. Kaya hinanda ko na yung karayom ko. Ayan! So yung ahas, you know. But anyway, thank you so much. I really appreciate. Kailangan ko to. So, dapat pala nila ko yung puting ko tsaka yung ass ko, no? Tapos ginit na natin ng bongga-bongga. Anyway, yan. Ang dami nanonood sa atin. So, thank you for watching. Oh, diba? Anong mission natin dito sa Amerika? Bakit biglaan yata ang iyong travel escapade? Well, actually, Ate Claire, mga kababayan, hindi naman ako mag-travel out of the country kung hindi because, yung pinaglalaban ko, laban sa Smartmatic para po sa ating bansa. Uh-huh. Alam nyo po, itong Smartmatic, marami po itong mga kinasuhan dito sa Amerika. Okay. Yung defamation suits. Gusto nila magkapera. Actually, more likely, gusto nila magkapera. Ito si Fox News, pati I think si Rudolph Giuliani, si Attorney Sidney Powell, yung may-ari ng... Mike Lindell si Mike Lindell, My Pillow, yeah. My Pillow. Yeah. And then yung One American News. So that's as far as I know. So iba-iba itong mga kaso mga kababayan na final ni Smartmatic dahil di umano ay siniraan sila sa mga balita, sa mga statements nila during 2020 election. Yes, Trump. So kung matandaan po ninyo nung kinasuhan po ni ng Homeland Security. Si Andres Bautista, nabasa ko po yun sa CNN report na naghahanap sila ng ebidensya mula sa Pilipinas. O, ito yun, naghahanap sila ng ebidensya mula sa Pilipinas. So, I reached out to them and then they contacted me and then yun, sinabi na kung pwede pumunta ka rito sa Amerika para... mailatag nyo sa amin na maayos kung ano yung mga ebidensya na hawak ninyo. So, wow. So, yun pala yun. Parang hindi ko alam. Chika lang. Chika boom boom. Oh, so, actually, gustong-gusto nga nila eh. October pa kami nung nag-uusap eh. Gustong-gusto nila agad-agad eh. Sabi ko, hindi pwede yun kasi may mga hearing pa ako. Kailangan ko pang kumuha ng visa. I-renew pala yung visa ko. So, eventually, napunta tayo rito. They provided us all the Ang sabi nila, all expense paid. Kami magbabayad lahat para ma-present mo sa amin, makita namin yung ebidensya. So nung dumating ako, kaya nga po palaging nag-office. I go to the office. Actually, nag-start kami ng 9, tapos kami ng 5. So yung first day, in-explain ko sa kanila. Para ako nag-lecture eh. Pitong abogado nasa harap ko eh. So I explained everything to them mula pa noong 2010. Hanggang 2022. Okay. So, ang sabi nila sa akin, okay ba sa'yo na magtistigo laban sa Smartmatic? Ang sabi ko, yes.
Because I'm fighting for my country. Sure. Oh, magtitistigo ako kung ano itong mga ginagawa ni Smartmatic sa helikso namin sa Pilipinas. Mm-hmm. Para hindi magkapere si Smartmatic, para malaman kung ano talaga itong ginagawa ni Smartmatic. So actually, ang bagahe namin tatlo. Isang akin, isa kay Mike, saka isang mga puno papeles. Ng mga papeles. O yeah. isang bagahe puno ng papeles yun. So nilatag ko sa kanila, ito yun. O, nag-present ako actually mga kababayan, wala namang abogado makikinig sa iyo ng 5 oras eh. But actually, I started at 9 in the morning, natapos ko ng alas 2 ng hapon. They were all there, yung 7 abogado na in charge sa kaso. So, nakinig sila, and then sinabi nila, okay ba sa'yo na mag-testigo laban kay Smartmatic? Sabi ko, oh, that's exactly what I am here for. Yeah. Oh, kaya nga, pinakita ko sa inyo yung ebidensya ng ginagawa ni Smartmatic dito sa doon sa Pilipinas. Para at least hindi magkapera, kasi ginawa ni Smartmatic na pagpeperahan yung mga news network na to eh. Yes. Yung One American News, Fox News. Uh-huh. Meron pang isa. Show my God. Meron pang isa okay, si go, sorry. Newsmax. Newsmax TV, Newsmax TV, oo. Mm. Yun, yung mga kinasuhan nila kasi gusto nila magkapera. Yeah. So, brother, bakat lang kita. So, mga palangga, mga kababayan, ang maganda, kahit pa paano, talagang sobrang kumbaga hindi pa man tapos itong proseso na ito, pero nagbubunga yung ipinaglalaban mo, Attorney Glenn, natin, kasi narinig na tayo ng Amerika. Diba? I mean, yung mga nabanggit mo mga companies, talagang grabe din ang laban nila dito sa with the Smartmatic. And imagine nyo, mga palangga, yung isang Attorney Glenn Chong na halos everyday ng buhay niya, talagang for sure di nawawala yung fight mo, no, Attorney Glenn Chong, sa mga mandaraya. And itong laban na ito para sa Pilipino, na para magkaroon tayo ng honest election, magkaroon, you know, lagi ko narinig sa'yo, Attorney Glenn, nawawa na nga ako eh. Diba? Dahil sinabi mo nga, nasa mga kamay natin ang pag-asa talaga ng bayan sa pagboto ng tama. So ako bilang isang supporter mo, diba? Isang fighter din na katulad mo. Talagang eto ang sarap, ang iba yung pakiramdam ko nung nalaman ko ito, mga kababayan, na sabi ko at last, you know, medyo malaking arena yung laban natin ngayon. Lumawak. lumawak yung arena. Tama yung sinabi ni Ma'am na lumawak yung arena ng pakikipaglaban natin. Hindi natin tayo confined sa Pilipinas na umabot tayo rito sa Amerika. Yeah. And the fact na inimbita nila tayo pumunta rito, dalhin mo yung ebidensya mo, makinig kami, tingnan natin. Yes. And they were convinced. Yeah. Na-convincido sila, because at the end of the day, sige, okay ba sa'yo na gumawa ng declaration, isusubmit namin sa District Court of Colombia? Sige, wala ka naman akong problema. Remember, itong statement na binigay ko is under oath. Yeah. Under penalty of perjury in an American court. American court, In an American court. And so, hindi ako pwedeng magsinungaling, mga kababayan, kasi kung nandito makukulong ako, hindi na ako makauwi. Yes, and you know what? Ito, mga kababayan, talagang right now, feeling talaga emotional na imagine mo makikinig sa'yo itong mga brilliant lawyers. Yeah. Hi. So, imagine mo makikinig sa'yo itong mga brilliant lawyers from big, you know, law office here. It's actually hindi ko lang pangalanan. Huwag na natin pangalanan. But it's actually a law baka firm na... Baka gumapang ahas. 135 years old na po ang law firm na ito. And the counsels there is yung mga abogado po nila. And I mean, it's an honor for me to collaborate with counsels in America, especially yung isa is the counsel of Oprah Winfrey. Wow, that's amazing talaga. So, malapit na, pag nanalo tayo, sasabihin ko sa kanya, pwede ba i-introduce mo ako kay Oprah? Tayong dalawa. At pati si Kuya Rolly. Lahat tayo, di ba, ng mga nakapaligid sa atin, na nagsusuporta sa atin. Yung... Actually, dinala niya ako sa office eh. Talaga? Pagkatapos, bago ako matapos, nung pinirmahan ko na yung declaration for the U.S. District Court of Colombia, sinabihan niyo yung staff, papuntahin mo si Glenn doon sa office. And pagdating ko doon, pagpasok ko, sinabi niya, you know this guy? Sabi ko, yeah, you know, that's Oprah Winfrey. Yeah. That's when I know na, kliyente niya si Oprah Winfrey. So, yes,
maganda yung laban kasi hindi na mahahawakan ng mga aas at kuting, di ba? Wala silang control. So, yun yung pinaka-importante dito sa Amerika. So, ano yung feeling mo, Attorney Glenn, nung nagde-discuss ka dito sa seven lawyers na ito, pinipresent mo for sure from day one ang pakikipaglaban mo, yung kasi halos kabisado mo na tong laban na ito. Ano yung nakikita mo sa kanila while listening to you? Actually, they were listening intently. Nakinig talaga sila. Nag-observe naman si Mike. Nakinig talaga sila. They were actually taking notes while I was talking. And then they were asking questions. Of course, nasasagot ko naman yung mga tanong nila dahil I know the issue at the back of my, like it's at the back of my hands. Yes. So, alam na alam ko yun. So, siguro na mga sila doon, alam na alam niya. Tapos meron din naman sila mga alam. So, tinatanong nila ako, ito si ano, ganito, ganyan. Sabi ko, si ano yan, si ganito yan. Ganito yan. Oh, for example, they were talking about Company One. Aha. Oh, sabi ko, hindi ko lang pangalanan ko. Yeah, wag na muna. Yan, Company One. Sabi ko, si SGO yan, yung sa England. So, nakita nila yung alam na alam nitong Glenchong na to. Kasi lahat ng questions nila, nasagot ko to their satisfaction. Kaya nga siguro, at the end of the presentation, sinabi nila, are you willing to execute an affidavit, a declaration? Yes. And then, nasaan yung mga dokumento mo? So, sabi ko, ito. Isang maletang dokumento. Isang maletang dokumento yun eh. Pinakita ko sa kanila, and then actually, ma'am, mga kababayan, bago ako umalis kahapon, pabalik na. Actually, syempre dadaanan ko yung best friend ko dito sa LA. Ito talagang totoong best friend, not best fake friend. Kasi mayroon tayong best fake dati. Sabi ko dadaanan ko talaga si Ate Claire doon sa LA. And of course, the people, sila Kuya Rolly and everyone else here. Yeah. At Tita Helen. Yeah. So sabi ko, because I have talked to them about this na I'm going there. So, bago ako umalis, I think nakipag-conference yung mga abogado doon sa may-ari ng One American News. One American News, yeah. So, pagpasok ko sa office, nandun yung mga may-ari ng One American News. At nagpasalamat sila sa akin. Yung isa nga sabi niya, you know, Glenn, we cannot thank you enough. Nang sabi ko sa kanya, sir, I'm here because I am fighting for my country and people. Yeah. Matagal na kaming binibiktima ni Smartmatic. But we didn't have the breakthrough kung paano namin ilabas yung laban na to more out of our country. Kasi doon sa aming bansa, we are being controlled. Mm-hmm. The powers that be, kontrolado nila lahat. We work kung ano lang ang kaya namin. But this time, it gives us a breakthrough to present this in a U.S. court. Yeah. Na mapakita natin to, mapag-usapan natin to. And sabi ko sa kanya, you don't have to thank me, huwag kayong magpasalamat sa akin because I am doing this for my country. It just so happened, magkapareho yung interest natin today. Yeah. Right now. So I'm here, I'm helping you. And then sabi ko nga sa kanila, let's kick these scumbags out of the earth. Yeah, I love that. Let's kick these scumbags out of the earth. Yun yung sabi ko sa kanila. And the snakes also, back there. Okay. Kasama na yon. Kasama na yon. Ito na ang gagamitin natin. Ito talaga. Dito ko siya uunahin, no? Anyway. Para talaga ako nag-aral doon. I mean, I also took that opportunity to work with American lawyers because it's a way of collaborating. It's true. A way of collaborating professionally. Actually, pagdating ko doon, malaki yung office nila. Minimum, tatlong andana yun eh. And then, hindi ko lang sasabihin because alam naman ni Smartmatic kung sinong kalaban nila na abogado sa OEN eh. Mm-mm. Sa OEN na kaso. So, ang sasabihin ko lang sa Smartmatic, I know, nagbabantay kayo, nagmo-monitor. Naka-monitor na ngayon yung mga yan. Back off. Yeah. So, ito, Smartmatic, I know more. Mag-live ulit kami ni Ma'am Marlica, mga kababayan, juicy na juicy to. Juicy! Bibigay namin lahat sa iyo. Next day, siguro. Yeah. Wag ngayon. Wag ngayon kasi mamamasyal kami. pero mag-live ulit kami, pero mas juicy to. And ang sasabihin ko lang, George Garcia, at mga kasabi mo dyan sa Comelec, Lisa Marcos, makinig kayo ha sa next na episode nitong aming live. Makinig kayo dahil pati kayo ay delikado. Correct. Dito sa Smartmatic. Lalo ko pati na George. Pati kayo, George Garcia,
Lisa Marcos, akala nyo hawak nyo ang Smartmatic. Believe me, believe me. Delikado kayo dyan. Yeah. Sige, makinig kayo sa sunod na episode. Ito, ano pa to? Pauna lang to. Yeah, so yeah, thank you. So ito muna ang aming nagbabagang balita kasi nagbabaga sa init yung kape ko. But siguro, I appreciate brother, talagang Attorney Glenn. Ma'am, I think we will be doing a great favor to Lisa Marcos and George Garcia and the Filipino people, of course. Sa side nila. Itong aking ibubulgar for the next episode. Episode. Para yan, pabor sa inyo, Lisa. Pabor sa inyo, Diyos. Kaya makinig ka, Smugs. Makinig kayo. Kasi akala nyo, hawak nyo ang Smartmatic. No! Oh, pero tulog, mukhang tulog pa si Kuti ngayon. Hindi tayo nakikita. Mukhang ano eh, naka-party quarantine. Oo, nakita ko yun. Party quarantine! So, grabe. Sa wedding. Mm-hmm. So, wow. Yun. So, that's what we came here for. Alam nyo naman mga kababayan, pa ako'y nawala sa Pilipinas at nag-fly over the rainbow. Pag nag-fly over the rainbow, ibig sabihin yung si Smartmatic yan. Yes, di ba? Talagang, I hope talagang magiging positibo to, Attorney Glenn, itong laban na ito. Sabi ko nga kanina na nasa malaking arena na tayo ng bakbakan para sa bayan and for sure, marami pang magigising na mga kababayan natin all over the world na yun ang isang Attorney Glenn Chong na ever since dito nakipaglaban ng Smartmatic ay nakalabas dun sa Pilipinas at naidala na nga dito ang laban. And I think that's God's will talaga yung nangyayari. Actually, sa atin. Actually, right? Ma'am, mga kababayan, speaking of God's will, I can tell you so many stories na I did not plan this. Yeah, hindi ko binalak to. True. Ang hiningi ko lang sa Diyos is bigyan mo kami ng breakthrough. True. O yun yung hinihingi ko talaga, paulit-ulit kong hiningi sa Diyos, bigyan nyo kami ng breakthrough. Maawa ka na lang sa akin, Lord, 10 taon na ako rito na lumalaban. And I'm waiting for your breakthrough. So that breakthrough came in. Actually, pagkuha pa lang ng visa sa embassy sa US hindi is very long. Hindi ka ba nahirapan? I mean, to renew? Actually, may backlog yan dyan sa US Embassy. Matagal, months. So, actually, after I filed isang linggo lang, dalawang linggo lang, na-schedule na ako for interview. God's will talaga. So, that was something. Yeah. Tapos, meron pa nga akong kinento ko yan kay Kuya Rolly na nagtampo ako sa Diyos. Sabi ko, ayoko nang pumunta ng Amerika. Bahala ka na dyan. Ayoko nang pumunta. Tapagod na ako. Tapos, yung passport ko with the visa, i-deliver. So, in-email ako, sinabi na, bantayan mo yung passport mo at visa kasi hindi namin ibibigay kahit kanino. Uh-oh. Pag wala ka, you have to write authorization, yung ID mo at ID ng tatanggap. Kung hindi, babalik namin. Uh-oh. So, sabi ko kay Lord, ayoko nang pumunta. Ayoko nang gumawa ng authorization. Totoo yan, mga kababayan. Yeah. Sabi ko, ayoko nang pumunta. Ayoko nang pumunta doon. Napagod na ako. Ayoko na. Ayokong gumawa ng authorization. I did not. Yeah. That morning, lumabas ako kasi hearing ko sa kaso ni Richard. Kaya nawala talaga ako. Tapos, pagkatapos ng hearing, naka-Amerikana pa ako. Hindi, naka-Amerikana ako, naka-kurbata ako pag nasa court. Sabi ko, uwi muna tayo. May meeting ako mamayang hapon. Change clothes. What's the possibility na pagdating ko doon sa bahay, nag-record lang ako sa video. Paglabas ko, nag-ring na yung LBC. Nandun yung passport ko. Exacto. Yeah, talagang, di ba sinabi ko, Lord, ayoko na. Pagod na ako. Ayoko na. Ayoko na gumawa ng authorization. Sabi, Lord, wag ka mapagod, Glenn. Wag ka mapagod. Oo nga, sinabi ko totoo. I mean, God can strike me dead right now. Kung yes. Kung ako yung nag-gumagawa, nag-imbeto lang ng istorya. Sabi ko, ayoko nang gumawa ng authorization. Ayoko nang antayin yung passport at visa ko. Pagod na ako. So, I went to court. Pagbalik ko, nag-video ako, tapos paglabas ko ng bahay kasi mag-UOC sana ako. Aba, may dumating ni LBC, sabi ko, iyan na yung passport ko, ha. Ayun, yun na nga. Pumunta talaga sa Amerika. So, parang inano talaga, tampo-tampo ka pa dyan, ayan, iswak ko talaga na nandiyan ka sa bahay, dumating to, tapos paalis na rin ako. Yeah. So, after that, everything was smooth. Yeah. Everything was smooth, tapos meron pa yun, yung ginawa ko yung gumawa ako ng timeline and summary
ginawan ko talaga ng timeline and summary, inayos ko. Tapos nilagyan ko ng mga, ito yung ebidensya, ito yung ebidensya, ito ganyan. Parang... Parang kang nag-ano, mag-take ng bar no, sa parang, uli. At yun, nagtampo din ako nun kay Lord kasi parang nasa isip ko palagi, tapusin mo yan, tapusin mo yan, tapusin mo yan. Pero at that time, wala pa akong ticket nun. Wala pang ticket yun. Mm-hmm. Sabi ko, ah, bukas na lang, wala pang ticket. Mm-hmm. Then, one time, nakatulog lang ako na isang oras ng gabi. Uh-huh. Boom. Alam ko naman, maraming multo sa bahay namin. Ayaw kong bumaba. Ako lang mag-isa. O nga, nakatulog ako ng alauna, nagising ako ng alas dos. Mm-hmm. Tapos nabwisit na ako, hindi na ako makatulog uli. So, buwisit na ako. Tapos sabi ko, ano bang gagawin ko? Ang bumapasok sa aking isipan, tapusin mo. Oo. Eh sabi ko, ayoko nang bumaba doon, may multo doon eh. Eh wala ng tao doon, may multo doon sa babae, ayoko doon. May batang multo, may babaeng nakaputi, may babaeng nakaitim. Baka babaeng aas na multo. So you know what? Alas 2:30 ng umaga, bumaba ako doon sa home office ko. Ako lang mag-isa. Pinalight ko na lang lahat ng ilaw para na akong nag-party. Pinalight ko lahat ng ilaw kasi alam, baka may makita akong dadaan dyan. Uh-huh. So, you know what? Natapos ko by 7 o'clock in the morning. Natapos ko talaga siya by 7 o'clock in the morning. Parang tuloy-tuloy lang siya. Kahit wala akong tulog, tuloy-tuloy lang. Tapos natapos ko 7 o'clock in the morning, sabi ko, oh, ito na, tapos na. Then, the next day, Nagising na naman ako. Yeah. Tatlong oras lang yung tulog ko, nabwisit na ako. Sabi ko, Diyos ko, ano ba gusto mong mangyari? Then, about 10 minutes later, ito na, nag-text na. Nasaan yung details ng passport mo? Kasi kukunan ka na namin ng ticket. Wow. Eh, siyempre, alas 4 na yun ang umaga. Wow. Bakit baka naman kayo mag-text ng alas 4 ng umaga? Alam nyo, tulog ako eh. Pero nagising na ako doon. Mm-hmm. Eh, pinadala ko na yung passport namin. Tapos mga 3 hours later, oh, ayan na yung passport ninyo. Ayan na yung ticket ninyo. Diba? Ano, Balanggay, ibig sabihin talaga. Ano, Ate Claire, Kuya Rolly, mga kababayan, I didn't ask for it. They gave me first business class tickets back and forth. Dito sa Amerika, first class tickets. Yes. Oh, yun. Business class papuntang LA and Bongga, back to Manila. Diba? I think they're not gonna spend like that kung hindi nila nakikita na you are really, your evidence ay compelling and talagang maliwanag na totoo. Hindi, may abogado silang nag-observe doon sa hearing ng disqualification petition. Oh, wow! nagpadala pala sila ng abogado doon sa hearing ng disqualification petitions. Pinakinggan, inobserve nila ako doon. Oh, wow! Inobserve nila ako so, doon. So, na-profile ka na nila? Oh, na-profile na nila ako. Tapos sinabi nila doon ng abogado. Ang report naman ng abogado, may mga paratang si Smartmatic na ito ginawa ni Glenn Chong, pero walang kaso. Wala. So, wala talaga kaso. Inahamon nga natin Si Lisa, kasuhan to. Diba? Oh, lahat kayo, pero walang kaso. Anyway. So, nung dumating yung ano po, tapos ito, nagtanong sila, saan ka bang hotel sa LA? Yung pala ginamit nila as basis kung saan hotel ako ilalagay sa Houston. Mm. Oo. So, kasi tinatanong nila kung saan ka bang hotel sa LA? Kasi hindi na yung kasama. So, sabi ko, dito ako. Aha. Uh-huh. Sabi niya, yung sa airport malapit ang nilagay ko, Sheraton Gateway. Uh-huh. 4-star yun. Eh, yun yung binigay din nila sa akin doon sa Houston. Mm-hmm. Oo, so, yun nga, hindi ko naman hiningi. Okay lang naman ako, well traveled on economy. Yes. O, tapos nilagay ako sa business class. And then dito sa America, first class. Yung nasa unahan ka pa. First honor. Alam niyo, speaking of light lang ano, minsan pag you know, nagda-travel ako, yung nakikita ko yung mga nasa friends, sabi ko, itong mga leching to, laging first honor. Ako, kulelat sa likod. sabi ko na gano'n, one day magiging first honor din ako. Anyway, Attorney Glenn, I'm so happy for you. Malaki din talaga yung expenses for the trip. I know, yeah. But I think it's their investment knowing what really happened in the Philippines. Oh, it's their investment na makinig na tayo dito sa taong ito. Kasi, Yeah. Oh nga, first class nga yan. Yeah.
makinig nga tayo sa taong ito. Ano ba itong sinasabi niya? Ano ba itong isang baggage na isang luggage ng mga dokumento. Imagine yung mga palangga, bit-bit niya isang luggage. Pag nasa ano tayo mamaya, pakita natin isang luggage. Wala nang anyway, laman yung luggage. Nandoon na pala. Kasi they need to present it in court. Yeah, so I'm so happy talaga. Ang message ko dito sa Smartmatic mga kababayan is, back off kung ayaw niyo mabulat-lat lahat. Pakawalan niyo si One American News. Yes! That's my message to Smartmatic. You know, my declaration will be filed today in the United States. Ngayong araw na to, ipa-file to kasi bukas ang deadline ng discovery proceedings. So either today or tomorrow. Ang mensahe ko sa Smartmatic, back off! Pakawalan niyo si yung kaso niyo. Huwag niyong pagpipirahan si One American News. Hindi kayo magkakapera. Eh kung gusto niyo magkabulat-latan tayo. Correct. Pati yung pagpatay kay Richard Santillan. Kasi, ininsist ng mga abogado yun, ilagay natin to. Pag-usapan natin that's to. That's good. No, yung pagpatay kay Richard Santillan, it's there. So, oh, I'm so happy. Actually, they grilled me at the last minute eh. Talaga? Oh, ito. Anong sabi nila? Grinil ako nila yung mga abogado lawyers. ni Oprah Winfrey. Oh, ito yung sinasabi mo. Ito yung sasabihin ni Smartmatic. O sinagot ko sila lahat about those things. At sabi na, sige, sama yan. Because ang una... Kumbaga, parang pre-trial na yun. Kumbaga, nag-mock-trial na kami. Mock-trial, oo. Oh. Tinignan nila kung yung strength ng aking testimony doon sa kaso ni Richard Santillan na baka makalusot si Smartmatic dito sa iyo. Mm-hmm. So tinanong nila ako. So kinunag-connect ko yun. Sabi ko, ito yung mga basis ko dyan. Sabi na, sige, okay na. Sama yan. Wow. So mga palangga, are you excited sa ating laban dito sa Amerika? So for sure, sobrang excited kayo. Attorney Glenn, talagang alam ko, yun na gusto mo nang mag-iikot ko na kayo dito sa LA. Tutour ko kayo ng bonggang-bongga. I'll take care of you guys. Thank you. You're in good hands. Thank you. Yeah. Actually, wala kaming... Kuya Rolly, wala talaga kaming break doon para kami para ako mag-aaral. Alas 9 ng umaga pasok. Alas 5 na kay, nakot, labas. Kaya sabi ko kay Rolly, ipasyal natin sila ng bonggang-bongga. Magpaka-alta tayo today. Anyway, thank you. Attorney Glenn, may sabihin ka pa ba bago tayo umalis? Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa Boljak TV, kay Ate Claire, at sa ating mga pinaglalaban. Sa mga kasama po nila, si Kuya Rolly and everyone else. Yes. Po nila. Ito si Kuya Rolly. Ilikan nga muna rito. Pakita ka muna rito. Paano nga si Palangga Don Rolando. Meron yan mga travel-travel. Ayan. Kasi siya yung nag-pick up sa amin sa airport. Yes, salamat Palangga. I love you Palangga. Alam mo, parang mga kapatid ko to mga ito eh. Mga kasama nila, si Tita Helen. Si Helen Saturday naman. Oo nga, sinabi niya. Tumawag siya actually kanina kay Kuya Rolly. Kinumusta niya. Nasaan na ba si Glenn Chong? Yeah. Sabi ko, Tita Helen, nandito na ako. Don't worry. So, we're okay. And ma'am, of course, yung abangan niyo yung live namin ni Attorney Glenn Chong, yung pangalawa. Yung brotherly advice namin kay George Garcia at kay Lisa Marcos. It does not mean na magkalaban tayo. We will not advise you what the best course of action to do. Yes. Given sa ginagawa ni Smartmatic. Alright. So makinig lang kayo. Nakikinig yan sila. To us, Lisa and George Garcia. Alright. At sa inyo mga kababayan, maraming salamat sa suporta po ninyo sa Boljak TV, kay Ate Claire, Ms. Maharlika, and sa ating pinaglalaban. I love you, Attorney Glenn Chong. I love you, Ate Claire. Parang brother ko talaga ito. We have reached this far. Yung laban natin dati sa Pilipinas lang. Yeah. O sa Pilipinas lang tayo. Alam nyo, binabaliwala tayo ng social media, binabaliwala tayo ng mainstream media, but the American lawyers, top-notch American lawyers are willing to listen to us. Yes. Oh, you see, hindi kami ni Ate Claire mga somebody na nagdadakdak lang ng nagdadakdak. Because today, we are able to prove to you na top-notch American lawyers are willing to listen to us and are willing to bring the case to court. Yeah. Hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo yung declaration ko sa U.S. District Court of Columbia. Kasi wala pa akong authority doon. Alright. But take it from me,
Yung mga sinasabi ko sa inyo, totoo po yan. Yeah. Hindi naman ako pupunta dito sa Amerika kung wala akong mission. Correct. So, kaya, yan ang mission natin. Oh, yun yung mission natin. Ha? Alright. Mawala talaga si Smartmatic sa ating eleksyon para maging malaya ang sambayanang Pilipinas. Yes. Mamaya kaya kita tinawag. Isip ko mamaya ito, mga aso ni Lisa, lalagyan na naman lang ng headline. Love team na kami. Love team kami sa pakikipaglaban. Yun yes. Yun. Alright. Thank you. Oh, thank you po. See marami, you again. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Ngayon palangga. Ganito natin. Okay. And